Nandito po kami mga karilis dito po sa Sindalan area kung saan po ay yung pong natapos na na Pierculum ay nandito na po. Dito sa area ito mga karilis ay nakatapos na po sila ng kulong bibilangin ko po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bali wala na po rito. What's there? Good afternoon. So, yan po yung natapos nila. P780, P781, 782, 782, 784, 785, 786, 787. Ayan po ang natapos nilang Pierculum dito. At ito po yung isa ay ongoing po yung chicken. Ubusan. So yun po, at meron po tayong mga kasama na nag-check po yun. At yun po, nakaready na po yung concrete. Hinihintay na lamang po yung concrete kung ano oras po darating. The last person po, yung last person po yun, darating. Inshallah. Mga kaibigan, nandito po ako sa Pierculum number. Siya po ang moving yung kanilang checking ng canalization ng hormones. Mga kaibigan, nandito po ako sa Pierculum number 780 kung saan po ay ongoing po ang kanilang concrete curing. Ayan po, kung napapansin po ninyo, may cover po itong polyethylene. At ayan po. At tuloy-tuloy po ang kanilang curing sa ating Pierculum number P780 kung saan po ay nabuhusan po nung nakarang linggo. So ito po ay kukomplete yan po nila 7 days curing at for that magkakaroon po sila ng post for final na inspection at siyempre po magkakaroon po sila ng repair para po dun sa holes ng tie rods. So po mga karilis ang latest update dito sa ating Pierculum number 780. Mga karilis, ito po yung Pierculum number 781 kung saan po ay tinanggal na po nila yung scaffolding. And then the next step po mga karilis, activity nila ay yung erection of shoring, and then after that yung pinaka-decking niya or platform para po doon sa pierhead. So yun po mga karilis ang ating activity rito sa Pierhead Pierculum 781. Mga karilis, nandito ako ngayon sa Pierculum number 782 kung saan po ay tinanggal na po nila yung scaffolding. And ang next stage po mga ka-release ay yung pierhead. So tabayan na lang po natin mga ka-release kung kailan po sila mag-umpisa ng shoring support para po doon sa pinaka pierhead, at gagawa po sila ng platform para po doon sa pierhead na gagawin nila. So titingnan po natin kung kailan po sila mag-umpisa.
At as of today, hindi pa po sila nakapag-start dahil na siguro may mga hinihintay pa silang mga dapat nilang hintayin. So, ito po mga ka-release ay natapos na po nila ang bali 5 kulong na po ito. So, ito po mga ka-release ang ating update dito. Ito naman po yung mga pier column 783, 784, 785 and 786. So yun po mga karilis ang latest facility rito. Mga karilis, ito naman po yung file cap number 783 kung saan po ay ongoing po ang checking ng ating studio para po sa finalization ng level ng concrete para po sa pilot. So yan po mga ka-release ang ating latest update dito po sa file ka at pier column P783. Mga ka-release, nandito naman po ako sa pier column number P784 kung saan po ay ongoing po ang kanilang stripping ng formworks. Mga ka-release, nandito po ako ngayon sa pier column number 784 kung saan po ay ongoing po yung stripping o removal ng kanilang formworks. And as of now ay nakapag-strip na po sila yun sa pinaka top layer at yung kanilang tinatanggal ngayon ay yung nasa babang portion. So ayan po at meron po mga tauhan na yung ating contractor kung paano po nila i-strip o remove yung kanilang formworks para po ito sa pier column 784. Mga ka-release, nandito naman ako sa pier column number P785 kung saan po ay na-strip na po nila yung side pawns. So yan po ngayon ating nakikita at yan po titingnan po natin kung ano po ang surface ng ating pier column number 785. Mga ka-release, nandito po ako sa pier column number E526 kung saan po ay ongoing po ang kanilang stripping ng formworks. Ayan po mga ka-release at okay na na-strip na po pala nila yung formworks and then nilagyan na naman nalaman po nila ng polyethylene sheet na para po dun sa concrete curing. So yan po mga ka-release ang status dito sa P526 column at kung saan po ay ang next activity po nila niyan mga ka-release ay magkakaroon po sila ng pre-pour inspection at after that ay magkakaroon naman po sila ng platform or scaffolding para po doon sa pierhead. Ang pierhead po nito mga ka-release ay hindi pa natin alam kung kailan po sila mag-uumpisa at
titignan na lamang po natin sa sunod ng mga araw. Huwag lang po sila mag-umbisa na volunteer. At as of today, ito muna po ang mga karilis na magbigay natin update sa inyo. At for info po mga karilis ay yung next na kulong na nakikita po niyo sa left side, yan po yung P525, and then next is 524, 523, 522, and 521. Ongoing po ang mga activity po yan, at siguro within a month ay makikita na po natin ang mga palkap at pier column dyan. At for info rin po mga karilis, ang area po ito ay dito po magda-launch yung kanilang launching gantry kung saan po nandun po sa ating right side. At titingnan po natin to at subaybayan po natin kung kailan po sila mag-umpisa ng pier head, and after that para po makapag-start po sila ng kanilang launching gantry, which is maybe it will take time, don't know kung kailan po sila mag-launch ng kanilang gantry. So as of tonight mga karilis, ito muna ang maibigay natin update sa inyo, at tingnan po natin kung kailan po natin at subabayan po natin ang activity rito sa sunod ng mga araw. Mga karilis, dito po ako sa pile cap o pier column number 523 po ay ongoing po yung delivery at unloading ng shoring para po sa gantry, sa lancing gantry. At so now ito po yung kanilang activity. At subaybayan po natin ito mga karilis kung kailan po sila mag-umpisa. So yan po mga karilis ang ating latest update dito po sa completed pile cap and pier column. Ito po yung pinaka viaduct main line ng ating railway project kung saan po ay may mga portion po na kumpleto na po yung pile cap, or completed na yung pile cap and pier column, at ang next stage po ng kanilang construction na yung pinaka pier head. Yung pier head po mga karilis ay maybe by sa sunod na or within this month ay mag-umpisa na po sila, but hindi po natin alam kung kailan po sila mag-umpisa. But once na nag-start po sila mga karilis ay I'm sure na tuloy-tuloy na po ang kanilang construction ng pier head. So, hihintayin na lamang po natin yan mga karilis kung kailan po sila mag-umpisa, at ang tatabayanan po natin at susundan at imumonitor po natin mga karilis ang kanilang activity tungkol po ito sa pier head kung kailan po sila mag-construct. At ang tabayanan din po natin mga karilis kung ay yung mga pile kapa at mga pier column na ginagawa nila sa kasalukuyan ay ongoing po ito, at kung saan mga party po ito ng Pampanga, at minsan po ay hindi natin napupuntahan, pero susubukan po natin na ito ay mapunta natin at para po mabigyan kayo ng update. Kaya mga karilis, ang tulad ng sabi ko, marami po ang makikinabang sa project na ito, at tulad po halimbawa ng mga tagam Bulacan, Pampanga at Karating Bayan ng Tarlac. So suportahan po natin mga karilis ang project nito sapagkat marami po ang makikinabang sa proyektong ito, tulad po ng mga Karating Bayan ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. So yan po mga karilis ang ating latest update dito, at sana po mga karilis, kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel ay sana po mag-subscribe kayo para po mayroon kayong update dito po sa ating project na oyo, sa ating ongoing project na ginagawa sa kasalukuyan. At ito po ay project ng ating present government at ni Presidente Duterte,
At yan po ay isa sa mga kanyang proyekto na ating kailangan na tingnan at subaybayan, sapagkat kapag pakinabang po ang project na ito at marami po ang makikinabang sa ating proyekto nito. Bago tayo magtapos mga kaka-release, ay shout out muna tayo kay 4668 Oslet, George Day, Brian Requito, Kuya Koy, Joji Yambot, kay Engineer Juan Sobarbo, Engineer Ray Tagama, Engineer Dante Cabigting, Engineer John Primitivo San Jose, Engineer Brian J. Palma, at ang ating mga kasamahan dyan po sa proyekto nito. At shoutout din po mga ka-release kay na Nelson Morga, Ayan Lagun, Garin Consigna, Oker Yambao, Gerald Johnson, Aris Oriente, Bayo Cyber, 123 Ariston. Maraming pong salamat sa inyong lahat, at kay Romeo Damoco, Tim Bilina. Thank you very much mga ka-release. See you on my next video mga ka-release.